Hello, 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 kids! Mga kids, kumusta na kayo? Are we good? Are you good? So today, ay ako ang magiging teacher one nyo sa araw na ito na magturo sa inyo ng awit, magtuturo sa inyo ng crafts. So today, ay kinukumusta ko muna kayo, lalo na yung mga may birthday. Meron ba may birthday sa inyo sa araw na ito o sa buwan na ito? Happy birthday sa inyong lahat! Binabati ko kayo ng happy, happy birthday! So, for today, kumusta na inyong pag-aaral? So, nagpe-face-to-face classes na ba kayo? So, kumusta naman? Marami ba kayong nami-meet na friends? O, naglalaro na ba kayo? So, sana ay magsipag kayo sa pag-aaral kasi ngayon face-to-face classes na. At kahit face-to-face classes na, dapat mag-ingat pa rin kayo kasi hindi pa totally nawawala ang virus. So, mag-ingat, mag-ingat, maghugas pa rin ang kamay, mag-sanitize, mag-alcohol, at mag-face mask kung kinakailangan. So, mga kids, kumusta na ang inyong pag-aaral ng salita ng Diyos? Okay ba? Naunawaan nyo ba ang lahat ng itinuturo ng inyong mga guro? Dapat hindi nyo nakakalimutan yung mga Bible stories na itinuturo sa inyo dahil yun ay tungkol sa ating Panginoong Jesus. Tungkol sa Diyos ang pinag-uusapan natin. At ang pinakamahalaga ay matutunan natin yung mga aral tungkol sa Diyos dahil yun ang magtutulong sa atin upang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. So, ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagdudulot sa atin ng katalinuhan. Binibigyan niya tayo ng knowledge. Kaya hindi dapat natin binabaliwala ang salita ng Panginoon. Dapat tayo, pag makikinig tayo ng salita ng Diyos, buong puso. Pakikinggan natin mabuti ang ating mga teacher habang nagtuturo sa atin ng mga Bible lessons. Diba? Dahil ang Bible ay love letter ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya dapat pinapahalagahan natin ito. Okay, siya ang pinaka-priority dapat nating lahat. Kasi siya ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Siya ang lumikha sa lahat-lahat. He created everything in this world. Kaya siya ang dapat nating first priority sa ating buhay. Siya ang uunahin natin, hindi cellphone, no? Pagising pa lang sa umaga, magpe-pray. Pagkakain, magpe-pray. Pagtutulog, magpe-pray. Kung ano man ang ating kalagayan, magpe-pray. Paging sa ating pag-aaral sa eskwelahan. Pag hindi natin maintindihan ang tinuturo ng teacher, ipanalangin natin sa Lord na ating maintindihan ito. Okay, so ngayon, tayo ay aawit at iindak ng konti. So, ang ibig sabihin noong ating aawitin ay pupurihin natin ang Panginoon kasi siya yung pinangakong tagapagligtas. Siya yung ipinangako magliligtas sa atin sa lahat ng kasalanan at kapahamakan. So, handa na ba kayo na tayo ay umawit sa ating Panginoon? Ibibigay natin yung ating best na pagpupuri at pag-awit sa ating Diyos na buhay. Amen? Handa na ba kayo? Okay, bago tayo umawit, tayo muna ay mananalangin. Mag-o-opening prayer tayo. O sige, everyone, close your eyes, bow your heads, at tayo ay mag-pray na. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ginawa mo upang muli kami ay magkasama-samang mga bata upang makinig ng iyong salita, manalangin, umawit, magpuri, at gumawa ng mga crafts sa araw na ito. Samahan mo po kami at aming mga guro sa kanila pong pagtuturo sa amin sa araw na ito. Gawin mo po kaming mababait at masunuring mga bata. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen! Okay, for our announcements, so ang Kids Online Worship ay pinapalabas tuwing every second Sunday of the month. So mag-invite kayo ng inyong mga friends, ng inyong mga bagong kaklase na manood sila ng Kids
online worship, invite nyo sila. Sabihin niyo na every other Sunday ng buwan ay mayroong kids online worship. Dapat kinukumbida ninyo sila sa panonood. Maging ang inyong mga mommies at daddies, sana nakakapanood din ng kids online worship. Oh, so malapit na ang malapit na ang Pasko. So alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng Pasko? Ang Pasko ay kaarawan ng ating Panginoong Jesus. So dapat tayong lahat ay nag-share ng ating mga blessings, nag-share tayo ng love to everyone. So dapat ay lagi tayong nagmamahal at hindi tayo nakikipag-away. So dapat lagi tayong nag-spread ng love, 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 love. Hindi hate, hate, hate. Dapat tayo nag-love, love, love. Spread natin yung love ni Jesus sa bawat isa. So advance Merry Christmas everyone. At happy birthday sa mga magse-celebrate ng mga birthdays ngayong buwan na ito. God bless everyone! Okay, so ganito yung action ng song. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Okay, I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Aba, singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah. Unto Jesus our Lord be exalted on high. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah unto Jesus our Lord be exalted on high. So napakadali nung steps, nung action sa ating awit. So sabayan na natin ang music at madali lang naman ang ating sayaw at awit. Ready na ba kayong umawit? O, eto na ha, yung music. Nagustuhan niyo ba mga kids yung ating awit? So dapat lagi tayong nagpupuri sa Lord. Amen. Hello kids! So sa mga bago namin kasama, ako pala muna ay magpapakilala. Ako ay si Kuya Guji. So, welcome sa ating Sunday School, sa Sunday School ng Gospel Coalition Church. So, ating ihanda ating mga puso, ating
atensyon na bigay natin ng buo sa ating pag-aaral sa umakyat. Okay? Yan. Ang title ng ating story for this afternoon or for this morning ay ang Tagapagmana ni David or ni King David. So ang ating lesson for today ay hinango or kinuha mula sa aklat ni Isaiah sa chapter 7 at sa chapter 9 verses 1 to 7 at sa book ng isa pang propeta na si Micah or Micah sa chapter 5 naman verses 1 to 5. So ready ka na bang makinig? If you are, bigyan nga natin ng isang malaking clap ang bawat isa. 1, 2, 3. Very good. Yan, ready na kayo, no? So please settle down and we will begin. Ito yung ating kwento. May mga propeta rin ang kaharian ng Juda. Sinasabi nila sa hari at sa taong bayan ang mga mensahe mula sa Diyos at kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang ibang mga hula ay hindi nakakatuwa. Ipinasasabi ng Diyos sa kanyang bayan na hahayaan niyang sakupin sila ng kanilang mga kaaway at dalhin sa ibang bansa bilang mga bihag. Ito ang magiging bunga ng pagtataksil nila sa Diyos. Kagaya ng Israel, sumila rin ang Juda sa tipan nito sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero, ang mga hula tungkol sa kapahamakan ay may kahalong mga mensahe ng pag-asa. Hindi habang panahon na pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Tutuparin niya ang kanyang pangako kay Abraham at kay David. Ibabalik niya ang mga taga-Israel at Juda sa sarili nilang lupain at bibigyan sila ng kapayapaan. Noon, ay madalas magdigmaan ang dalawang kaharian. Nang panahon ni Akas, ang 11th hari ng Juda, kumampi si Haring Peka ng Israel sa hari ng Syria. Sinalakay nila ang Jerusalem. Sa takot ni Haring Akas at ng kanyang mga tauhan, nanginig silang parang mga puno na inuuga ng hangin. Parang ganito siguro. Nangusap ang Diyos sa propetang si Isaiah na nakatira sa Jerusalem. Nagtungo si Isaiah kay Haring Akas at ibinigay sa kanya ang mensaheng ito. Huminahon ka at huwag kang matakot. Balak ng Syria at Israel na sakupin ang Juda. Takutin ang mga tao upang kumampi sa kanila at maglagay ng ibang hari sa trono. Ngunit akong si Yahweh ang nagsasabi na kailanman ay hindi ito mangyayari. At katulad ng sinabi ng Diyos, hindi nasakop ni Haring Peka ng Israel at ng hari ng Syria ang Jerusalem. Sinabihan din ng Diyos si Haring Akas na humingi sa kanya ng isang palatandaan. Ngunit, tumanggi si Akas. Kaya't sinabi ng propeta Isaiah, makinig kayo, mga tagasambahayan ni Haring David. Si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Isang dalaga ang maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng pangalang ito ay ang Diyos ay kapiling natin. Bago pa matuto ang bata na gumawa ng sariling pasya, ang mga lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo
ay magiging ilang. Nagpatuloy si Isaiah sa pagbibigay ng hula tungkol sa bata. Sinabi niya, ang mga taong lumalakad sa kadiliman ay nakakakita ng dakilang liwanag. Isang sanggol na lalaki ang ipinanganak at siya ang maghahari sa atin. Tatawagin siyang kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Maghahari siya bilang tagapagmana ni Haring David mula ngayon hanggang sa wakas ng panahon. Habang ipinahayag ni Isaiah ang mga mensahe ng Diyos sa Jerusalem, ganito rin ang ginagawa ng isa pang propeta sa isang bayan sa Juda. Ito ang propetang si Micah. Hinulaan niya na ang Samaria na kabisera ng Israel at ang Jerusalem na kabisera ng Juda ay kapwa magiging tambak ng gumuhong gusali. Dahil ito sa kasalanan ng kanilang mga mamamayan na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, nagbigay rin si Micah ng isang mensahe ng pag-asa. Sa munting bayan ng Bethlehem, isang babae ang manganganak ng isang lalaki. Ang batang ito ang maghahari sa buong Israel. At ang mga Israelita na tinangay sa ibang bansa ay muling makakapiling ng kanilang mga kababayan. Pagdating ng haring ito, sabi ni Propeta Micah, paghaharian niya ang kanyang bayan na taglay ang kadakilaan ni Yahweh. Kikilalanin ng mga tao sa buong daigdig ang kadakilaan niya at magdadala siya ng kapayapaan. Itinakwil ng marami ang mensahe ng mga propeta. Ngunit, may ilang mga nakinig. Kaya't, nalaman nila ang batang ipinangako ay ipapanganak sa Bethlehem, ang bayang pinagmulan ni Haring David, at manggagaling siya sa lahi ni David. Okay? That ends our story for today. So hopefully kids, kayo ay may natutunan sa ating maikling istorya sa araw na ito. So syempre mga bata, sa bawat salita ng Panginoon, dapat meron tayong natututunan at kung natututunan natin ay dapat nating ina-apply sa ating mga buhay. So para sa hapon na to, ito yung ating application, makinig kayo. Narinig natin ang mga mensahe ng Diyos mula sa ating mga pastor, Pastor Ali, o kaya sa ating mga teacher sa Sunday school tulad ko ngayon, si Kuya Gucci at si Mamaya, Teacher Neri, or kanina si Teacher, magiging iba pa nating mga Sunday school teachers kapag dumadala tayo sa pagtitipon tuwing linggo. Ito yung tanong, ano yung dapat nating gawin habang ipinangaral o itinuturo ang mga mensahe ng Diyos? So, ano ba dapat ang ginagawa nyo dyan? Paano dapat natin ihahanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing linggo? So ano ba yung mga preparation na ginagawa ninyo? So una, ano yung dapat nating gawin kapag nangangaral si teacher? At pangalawa, ano yung dapat nating ihanda sa ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos tuwing linggo? So ito yung sagot. Ito yung dapat nating maging application, okay? Sabi nyo nga, ito po yung aking application. Sino makakapagbigay ng sagot? Mag-raise kayo ng hand kay teacher, okay? Tapos, i-express nyo ang gusto nyo, ang inyong mga ideas. Okay?
Pero sa ngayon, ito yung mga dapat natin sigurong gawin. Una, syempre dun sa unang tanong, kapag may nangaral, dapat tayo yung nakikinig. Dapat hindi tayo gumagawa ng kung ano pa man dyan. Dapat yung atensyon natin ay ibinibigay natin ng buo doon sa nangangaral ng salita ng Diyos. And doon naman sa pangalawang tanong, syempre, araw ng Sabado pa lang, ano? Kasi araw ng Linggo, magsa-Sunday school na. So dapat syempre, una, matutulog tayo ng maaga. Kaya syempre, pag natulog tayo ng maaga, higising din tayo ng maaga at nakakapag-ayos tayo ng maaga at nakakapuntaya tayo sa church ng maaga. Okay? And also, di ba, sa umpisa, bago tayo mag-Sunday school, pumupunta kayo din sa loob ng ating congregation area. Tayo nag-aawitan. Yan. So, mahalaga na makapunta rin tayo sa church ng mas maaga para makapag-participate din tayo doon. Let us tayo makapag-awit, makapagbigay ng ating papuri sa ating Panginoon. Gusto niyo ba yun? Nag-aawitan? Yan. Gustong-gusto yan ni teacher. So, ayun, and syempre, last na lang, yung ating mga puso, napaka-important din nun. Dapat, tayo ay willing na makinig ng salita ng Diyos. At mag-participate sa mga activities na prepare na ating mga Sunday school teachers. Siyempre, hindi natatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos doon mismo sa istorya. Ngayon, tatanungin kayo ni Kuya ng ilang mga tanong kung talaga bang naunawaan niyo ang ating kwento for the day. Okay pa yun? Kung okay yun, parinig nga ng dalawang clap. 1, 2, 3. Very good. Ulitin natin, parang hindi nag-participate yung iba. One more time. 1, 2, 3, dalawang clap. Yan, ayos. Okay. So, settle down ulit. Ito ang unang tanong ni Kuya para sa ating review. Ano daw yung hindi magandang mensahe na ipinahayag ng mga propeta sa mga taga-Juda? So, yun, meron dalawang propeta, si propetang Isaiah at si propetang Micah. Although magkalayo sila ng bayan, meron silang ipinahahatid na mensahe ng Lord na magkaparehas lang man. Ano yun? Okay, let's count to 5. Mag-isip muna kayo. Ayan. So, namang sagot ay sino nakahula? Hahayaan ng Diyos na matalo sila ng kanilang mga kaaway at dalhin sa ibang bansa bilang mga bihag. So, sino nakakumuha sa inyong sagot? Very good kayo. Okay. So, yun yung mensahe nila. Mensahe ng mga propeta sa kanila. Sila'y matatalo sa isang digmaan at sila'y mabibihag bila at gagawing mga alipin. So, nakakalungkot yun, ano? So, may follow-up question pala si Kuya. Eh, bakit naman ganun yung mensahe ng mga propeta sa kanila? Ano ba yung ginawa nila? Meron kayong idea? Sino? Sige, sabay-sabay na lang kayo. Dahil sa... Very good! Dahil sila ay nagtaksil sa Diyos. Ano ba yung ginawa nila? Sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyos at ayaw ng Lord nun. Okay ba, kids? Okay. Sabi nyo nga, hindi po ako sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Sige, ang ating second question ay ito. Ano namang mensahe ng pag-asa ang ibinigay nitong dalawang propeta? Okay, let's count to 5.
baliktad. Eh, okay. Sabi sa kwento, although sa umpisa, or because of, dahil doon sa kanilang pagkataksil sa Diyos, sila ay ilalayo ng Diyos sa kanilang bayan, meron ang mensahe ng pag-asa ay, sa darating na panahon, ibabalik sila ng Diyos sa kanilang sariling lupain. Isang dakilang hari ang isisilang upang paghariin ang kanilang bayan at magdadala siya ng kapayapaan. So, di ba? Mensahe ng pag-asa, bakit? Kasi from isang foreign country, sila ibabalik sa kanilang home country. Sila magkakaroon ng sarili nilang hari at yung haring yun ay magdadala ng kapayapaan. Peace. So, sino sa inyo ang gusto ng peace? Patingin nga ng mga nakataas na kamay. Yan, dami nyo. Very good. Yan. So, ang may hope, may hope. Ito ang ating third question, kids. Ano naman ang matututunan natin dito tungkol sa ating Diyos? Ang ganda ng tanong. Ano ba yung character na tinuturo? Ano ba yung character ni God na tinuturo sa atin sa kwentong ito? Okay, let's count. Pabaliktad. And yun. Okay. Ayan, so ito yung sagot, kids, ha? Sabihin niyo sa akin kung nakuha niyo rin ito. Okay. So doon sa ating kwento, makikita natin na merong kapahamakan, diba, napalaya sila doon sa kanilang bayan, pero may pag-asa, sila yung muling babalik, at sila yung magkakaroon ng isang hari na magbibigay sa kanila ng kapayapaan. So makikita natin dito, yung character ni God bilang isang tapat sa kanyang mga pangako at tinutupad niya ito. So, dahil dyan, mga bata, makakaasa ba tayo sa ating Diyos? Yan, amen! Yes! We can trust our God that He will fulfill His promises. So, napakahalaga, kids, na dapat sinasaliksik natin yung mga pangako ng Diyos para meron tayong pangahawakan. Okay ba? Very good. So sabihin nyo nga, I will, or sa Tagalog, ako ay magsasaliksik ng mga pangako ng Diyos. Ayan, gawin nyo yun, ha? Lagi dapat tayong magbabasa ng ating Biblia. Kasi naandun yung mga pangako ng Diyos na alam natin tutuparin niya. Okay? Yan. Meron pa tayong fourth question. Ito na yung last. Ano ang natutunan natin tungkol sa batang ipinangako? So, di ba, doon sa parehas na kwento ni Isaiah at ni Micah, merong isang batang magahari. Siya yung tagapagmana ni David. So, ano daw yung natutunan natin sa batang ito? Meron nabanggit kaninang apat na tawag doon, pangalan or pagtangi doon sa batang yun. Ano-ano yun? Sige, review nyo. Eh, okay. So, ito yun, kids. Isulat nyo, ha? Or tandaan nyo. Una, tatawagin siyang kamanghamanghang tagapayo. Or sa English, Wonderful Counselor. Sabihin nyo nga, Wonderful Counselor. Yan. Number two, makapangyarihang Diyos. Number three, walang hanggang Ama. Or sa English, Everlasting Father. At number four, Prinsipe ng Kapayapaan or Prince of Peace. Maghahari siya bilang tagapagmana ni Haring David at ang pamumuno niya ay magtatanggal
ay at ang pamumuno niya ay magtatagal hanggang sa wakas ng panahon. Isisilang siya sa Bethlehem. So ito yung mga katotohanan na makukuha natin tungkol doon sa batang ipinangako. Ulit, kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, nagmumula siya sa hari sa lahi ni Haring David, siya ay maghahari magpakailan pa man, at siya ay sisilang sa Bethlehem. Okay? So ayan mga bata, sana kayo ay maraming natutunan sa ating review at sa ating pag-aaral sa Book of Isaiah at sa Book of Micah. Okay? Ayan. So, see you! Darako naman tayo ngayon sa ating memory verse. Excited ka na bang mag-memorize ng scripture? Ayan. So, ang ating memory verse for this afternoon, for this morning, for today, ay matatagpuan sa Book of John. Sabihin nyo nga, Book of John. Yeah. Ito ay sa John 8, verses, or verse 47. So, 1-8, versikulo 47. Haba nung sa Tagalog. So, English na lang tayo. John 8, verse 47. Sabi dito, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So, ikaw ba ay mula sa Diyos? Kung ikaw ay mula sa Diyos, dapat ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ulitin natin, John 8, verse 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Lagyan natin ng gestures. So, ganda na lang siguro. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So, pag ang salita ng Diyos, tingin tayo sa taas. Ang mula sa Diyos ay nakikinig, lagi sa tenga yung hintuturo. Tapos, dalawang hintuturo sa bibig ng salita ng Diyos. Ulitin natin, John 8, verse 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. John 8, verse 47. Kayo nga! Yan, very good. John 8, verse 47. So, one last, let's go! Sabay-sabay tayo, John 8, verse 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Yan, John 8, verse 47. Isang malaking clap nga sa inyo, tatlong beses. 1, 2, 3! Yan, very good. Ang nagaling nyo. So, dapat by next week, memorize nyo pa rin yun, ha? Okay? Sige, see you! So mga bata, ngayon naman ay ang ating prayer time. So, pwede ko ba kayo i-request na tumayo? Sige. At ating ipikit ang ating mga mata at tayo'y mananalangin. Okay, let us pray. Ama namin sa langit, marami pong salamat, O Lord, for today. Sa amin pong napakinggan, nabasa at napag-aralan ang salita mo sa Book of Isaiah at sa Book of Micah. Kung paano meron kayong mensahe ng kapahamakan, pero meron kayong mensahe rin ng pag-asa. Salamat, O God, din sa binigay niyong tagapagmana ni Haring David na amin ring hari ng Panginoon. Dalangin namin, O Lord, na
yung aming mga puso ay patuloy na isik ikaw. At sa mga salita mo na amin pong napapakinggan, nababasa at naaaral, yung aming pagsunod dito na wa'y lagi namin magawa. Tulungan niyo kami, O Lord, sa mga bagay na ito. At maging sa mga teachers namin, bigyan niyo rin sila ng wisdom sa kanila pong pagtuturo. Tulad ng application kanina, dalangin ko para sa mga bata naman na sa kanilang mga murang edad ay nauunawaan nila yung kahalagahan ng pagpakikinig sa mga nagtuturo, maging sa kanilang personal na pag-prepare sa araw na ngayon. Salamat po at sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na kapurihan. In Jesus' name this we pray. Amen. Madali lang ang gagawin natin para hindi kayo mahirapan. Yan. Manger. So, pwede ninyo itong pakapalin. Pwede na rin gawin ng hindi na lagyan ng color. Gawa noong ating marker. So, ito gagawa tayo dito ng parang mesa. At dito yung nakahiga, yung pinaka baby in a manger. Okay. So, then pwede natin itong lagyan ng ganyan. So, magkukulay na tayo. Napakadali nito. Ano mga anak? Magkukulayan natin kunyari. Kahit anong kulay, pwede ninyong gamitin kulay. Okay. So, ito. Kasi ito lang ang color na available. So, you can color whatever you like. So, napakadali. Kayang-kaya ito na maliliit na bata. Para hindi na kayo mahirapan. So, this is what we called manger. Okay, that's it, children. Manger. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.